Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to, no, maraming nagtatanong sa akin kung ano daw yung mga speaker or active speaker na pwede sa event. So for professional use, sa mga wedding, sa mga debut, sa mga birthdays. So yan, pag-uusapan natin yan, yung top 4 na best active speaker para sa event. No? So yung para sa akin guys, ito yung mga top 4 na active speaker ko na best para sa event. No? So pag-uusapan natin yan guys. Stay tuned lang kayo. Sa mga team basic dyan, big shoutout po sa inyo. Peace! Unahin na natin yung top 1 natin na na active speaker. So lahat ito guys, nakikilala niyo to, no, alam niyo yung brand na to. Ito yung RCF brand na R315-A MK4 series, no, na sa RCF. So ito guys, kilalang-kilala to pagdating sa mga professional audio sound system, no, sa mga malalaking events, sa mga kilala yung brand na to, RCF. So high quality, made from Italy, no. So hindi natin maipagkakaila na panalong-panalo ito guys, lalo na pagdating sa mga live sound, sa mga acoustic setup, sa mga band setup. So napaka-solid ng na to, no, ng speaker na to. So yan, yung brand na yan is RCF, pero magpo-focus tayo dun sa 4 basic lang, no, na speaker. So yan, recommended ko yan yung R315-A MK4 series. So yan is 800 watt. Napaka nito, no, pagdating sa pagdating sa presyo, so nasa around 45,000 to 50,000 yung yung presyo niya. So depende yan sa sa mga store na pagbibilhan nyo. So yan guys, yung presyo niyan is talagang mahal siya, pero quality naman talaga yung yung equipment. So yung brand na yan, yung RCF 315-A series ng RCF, no. So napaka-solid niyan guys. Panalo kayo diyan. Kapag may ganyan kayong sa event, may dalawa lang kayong ganyan sa basic events. So panalong-panalo guys, sulit na sulit yung setup nyo, no. Napakaganda niyan ng brand na yan na RCF, made from Italy na speaker. So yan guys, dumako naman tayo sa ating top 2 powered speaker pagdating sa basic events. So ito yung Beta 3 brand, no, B3 speakers. So ito guys, German product siya, pero made in China, no. Pero napaka-solid din ng mga performance ng mga speaker na to, no, lalo na pagdating sa mga live events. So napaka-solid nito guys, tested na namin to dito sa Pampanga. Halos B3 yung gamit nila tsaka RCF, no. So kaya na ko to guys, base sa experience ko, kaya top 2 para sa akin to. So ito guys, no, nangunguna yung RCF, and then pangalawa yung Beta 3 speakers. So kaya naging pangalawa sa akin to guys, halos lahat, no, meron ganito na Beta 3 Sigma speakers dito sa amin, no. So kaya naging top 2 siya sa para sa akin. So napaka-solid ng ano na to guys, napaka-solid ng speaker na to. So ito yung Beta 3 Sigma 215A 2 Waveful Rings Active Speaker. And guys, napakaganda nitong speaker na to, no. Tinry na namin to, madalas namin ginagamit. Napaka-solid talaga, no, wala akong masabi. Lalo na pagdating sa performance, talagang ibibigay niya lahat, no. Parang siya, parang magwawala siya, no, kapag binigyan mo pa ito ng subwoofer na kapares. So talagang solid na solid itong speaker na to guys. Hindi kayo magsisisi, no, pagdating sa
ano niya, sa power niya, ibibigay talaga lahat. Hindi ka magkukulang pagdating sa ano, no, sa mga events mo. And then meron din dalawang klaseng ito, guys. At meron din tayong B3 TS360A at B3 U15A. So marami din gumagamit itong ano na to, no, ng speakers na to pagdating sa mga basic events, sa live events. So kaya nagustuhan nila ito, guys, talagang matibay, no, pwede sa pagbakbakan, sa mga outdoor setup. So napakalaking tulong nitong B3 speaker na to, no, sa lalo na sa mga nag-i-start pa lang ng basic lights and sounds, guys. Kung may budget kayo, so pwedeng-pwede to, guys. So yung Sigma ano natin, no, Sigma series natin, nasa ano na siya, no, nasa 42,000 yung B15 inches na ano, no, na model. And then yung TS360A naman natin is nasa ano na siya, no, nasa 26,800 yung SRP. So depende yan, no, depende pa rin yan sa pagbibilhan niyo na store. Siguro pwedeng bumaba or tumaas yan pagdating sa mga ano, no, sa mga store na pagkukuhanan niyo. So yan, guys, dumako naman tayo sa ating top 3 active speaker, so pagdating sa mga events. So ito, guys, is underrated na powered speaker, pero nung nagamit ko, no, talagang napaka-solid ng tunog niya. At saka never akong nasiraan dito, no, sa mga speaker na to. So ito yung top pro brand na speaker. So nangunguna dito sa ating listahan, guys, is yung XES15A, no. So ito, guys, tagal kong ginagamit ng speaker na to, yung Top Pro XES15A natin. Napaka-solid din ang tunog nito, no. Kung napanood niyo yung vlog ko before, yung 150 meters range. So napakaganda, loud and clear. Napakaganda ng bass. So hindi ako nagsisi sa ano na to, no, sa brand na to or sa speaker na to. Talagang binigay niya yung best niya, no, pagdating sa mga events na ano na namin, na service na namin. So never akong nagkamali sa ano na to, no. So dati, guys, sinasabi ng iba, so low end ano to, no, low end speaker, madaling masira. So nung ginamit ko siya, nung pinatunayan ko sa mismong sarili ko, so umabot ng 4 years 5 years sa akin, so walang naging ano, no, walang naging defective or walang naging defect or never pang na-repair, no. So although ano siya, no, mahina lang siya pagdating sa power ano voltage, no. Kapag bumaba yung power or yung supply ng kuryente, so magaano din siya, no, mahihina din lalo na kapag nagpa-fluctuate. So kailangan lang nito talaga, guys, is gumamit kayo ng ABR, no, yung sa mga Top Pro brand. So kailangan lang ng ABR para sa mga speaker niya, no. Although ano siya, PMPO siya, pero napakaganda ng quality ng speaker na to, no. Talagang ibibigay niya lahat ng mga ano, no, ng mga performance niya pagdating sa mga live events, no. So yun, guys, yung average price pala nito, guys, tumaas na yung mga ano, no, yung mga value ng mga speaker ngayon, yung mga price nila. So nagsipagtaasan kasi bumabawi yung mga supplier ng pandemic. Yung average price nito, guys, XES15A is nasa 19,800. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, no, depende sa store na pagbibilhan nyo, guys. So yun, guys, dumako naman tayo sa ating top 4 powered speaker pagdating sa mga events. So ito, guys, ito yung ano, no, narinig ko na mismo sa personal ito, yung ADFlex 15A. So napaka ano, no, napaka solid din ng tunog nito. Narinig ko to kay Gru Lights and Sounds, kay Sir Gru Supan. So although 12 inch lang yung dala niya noon, pero yung 15 inch narinig ko na rin doon sa outdoor event namin noon. So magkatabi kami ng venue.
So naririnig ko yung AD Flex niya, no, napaka solid. Talagang maganda yung ano niya, paparisan mo lang ng subwoofer to, so talagang ibibigay yung gusto mong lakas, no. So ito guys, AD Flex, although wala akong speaker na ganito, pero nasa top 4 speaker ko siya, best speaker pagdating sa mga event, kasi narinig ko na mismo at saka napatunayan ko na mismo, no, at saka si DJ Bidar. So nung nag-setup siya sa may Sky Launch, so pina-setup sa kanya, narinig niya rin. So maganda rin daw, napakalakas din. Nakahina pa yung ano niya, no, yung volume niya sa mixer, pero halos nabibingi na siya, tsaka loud and clear yung tunog, no. Napakaganda nito, guys. Kahit ako sa mismong sarili ko na narinig ko na yung speaker na to, talagang solid yung tunog, no. Yung ano niya pala, yung average price niya pala is nasa 21,200 or nasa 22,000. So kung i-round off natin, nasa 22,000 yung AD Flex 15A. So, kung gusto nyong bumili, ano rin to, no? Trusted brand na rin to yung AD Flex 15A na speaker. So yun guys, talagang ibibigay din, no? Ibibigay din yung napaka solid na performance, no, pagdating sa mga events. So yun guys, I hope po nagkaroon kayo ng idea sa mga ano natin ngayon, sa topic natin ngayon. So yun guys, disclaimer lang is para sa akin lang yung mga pinili ko na yun, no, base sa experience ko. So talagang inano ko lang, senior ko lang sa inyo. So comment down below kayo guys kung ano yung best speaker para sa inyo or kung ano yung mga ginagamit nyo para makita natin, no, masurvey natin kung ilan yung mga gumagamit ng mga speaker na katulad ng nasa top 4 natin, no. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. Sa mga Team Basic dyan, big shoutout po sa inyo. Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin, kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe to my channel, palike na rin po yung video, and pag-iring na rin po yung notification bell para updated po sa mga videos na in-upload ko, no. So yan guys, i-comment nyo kung ano yung brand ng speaker nyo, kung anong model, para makita natin kung ilan yung mga gumagamit ng mga ano, ng mga brand na katulad ng sa inyo, no. So stay tuned lang kayo guys sa iba pa nating mga vlogs. Salamat po sa panonood. See you in the next vlog. Peace.